Ayan, kung may marites. Parites po ba? Ayan, pwede yan, parites. Mahilig kaya sa chismis yun? Makuwento ko lang po sandali, ah, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano. Makuwento ko lang po, kasi ako talaga, hindi ko lubos maisip yun eh. Meron hong kapatid doon, na, hindi ko na lang po banggitin ang pangalan, ah, na pinahiya niya. Ayan, kasama ho niya yun sa pulpito. Ayan, namatay na ho yung kapatid na yon. Pinahiya ho niya kasi ganun talaga ang kanyang attitude eh. Talaga ipapahiya ka niya. Ano nga, talagang Soriano style pa rin to. Pinahiya niya. O ngayon, nung umalis na, hindi na nag-report, hindi na dumadalo. Nako, siniraan niya ng siniraan sa akin. Ang kwento niya, ganito. Ano daw? Eh, may gusto daw yung kapatid na yon sa isang kapatid na babae. Yung kapatid na babae, yun po yung nag-aayos naman ng computer. Nagbibigay ng mga talata, nagbibigay ng mga kanta sa TV para pag nagkaroon ng samba, may monitor po. Ibig sabihin, siya ang technical, yung babae na yon. Eh, mahirap din po ang buhay. Itong kapatid na ito, medyo maayos-ayos naman ang buhay. Di kotse din po yon. Eh, pag may pera ho, eh, inaabutan niya ng pera. Yung kapatid na babae. Tapos, hindi ho yun makaalis kaagad sa lamesa na may computer kasi nga po ay nag-aasikaso nga eh. Technical eh. Alam nyo, ang kapatid na yon, siya ang kumukuha ng pagkain at ibinibigay dun sa kapatid na babae. Ayan. Abay, pinansin pala niya. Masama pala isip niya. Alam nyo ho, ano sabi niya? Nililigawan daw nung kapatid. Nagtanong ako sa kanya, sabi ko, bakit naman niya ligawan? Eh, kasama po niya asawa niya at anak niya. Tapos yung kapatid na babae, andun po yung boyfriend. Paano mangyayari yun? Alam niyo, sagot niya, eh tanga daw yung asawa eh. Eh hindi ko po, ano po eh, hindi ko po, binaliwala ko po eh. Yung ganung pangparites na salita niya. Kasi, hindi imposibleng mangyari na ligawan. Bakit? Nandun po yung asawang babae. Nandun din yung anak. Nandun din yung boyfriend ng kasapatid na babae. Nandun din. Imposibleng mangyari. Ngayon, di nag-observe ako. Kaya niyang binibigyan ng pera. Kasi nga, eh, mahirap yung babae, yung bata. Mahirap po yung babae. Hindi po, walang hanap buhay. Ang pamilya, mahirap din. Eh, sa pagmamahal ng kapatid, binibigyan niya ng pera. Tapos, inaabutan niya ng pagkain doon mismo sa lamesa. Minasama yung Pastor Jacob Santos na yan, na nililigawan daw. Sabi ko, hindi tama. Yan ang parites. Yan ang chismis. Ayan. Biro inyo ganun? O, meron pa isa. Dahil yung mga nawala sa miyembro niya, masamang-masama ang kanyang tinutulok na chismis. Na itong mayamang kapatid na milyonaryo na nagmay-ari ng kapilya, eh, nililigawan naman daw, ipinagtayo doon ng bahay, itong kapatid ng kanyang, asawa ng kanyang kapatid na namatay. Hindi daw alam ng asawa niya. Ibig sabihin, tumutulong, kasi lumalabas, hipag niya ito, kung sa ano po, hipag. Asawa po ng kapatid niyang lalaki. Eh, ang mukha po, parang mukha po ni Sheila Israel. Ganun po ang mukha. At, siyempre, nagtatrabaho din po yun sa parlor. May-ari ng parlor. Siyempre, nakakapag-ayos. Kamukha nga po ni Sheila Israel. Aba, itong chismis nitong Pastor Jacob Santos na ito, ipinagtayo daw ng bahay, yung asawa ng kapatid. Ipatay na po yung kapatid eh. Iniisip ko, bakit naman niya gagawin? Talagang masamang-masama. Dahil, hindi daw alam nung asawa. Sabi ko talaga, gagaling-galing sa chismis itong taong ito. O nung makausap po namin yung kapatid, kung hindi alam ng asawa, eh alam naman pala ng asawa. Normal lang natutulungan niya ang asawa ng kanyang kapatid kasi may mga anak yon. At ang apelyido nun, apelyido din niya. Normal lang kasi mayaman po yun eh, may kaya eh. Normal lang natutulungan niya yon. Kasi asawa yun ng kapatid niya na namatay eh. Kahit ako nga ganun din eh, kung may itutulong ako sa namatay kong kapatid, yung kanyang pamilya, gagawin ko rin yun. Bilang asawa ng iyong kapatid, kailangan mo rin tulungan kung mayroon ka maitutulong. Eh, may nasama po niya. Nililigawan daw. Ay, nako talaga ito. Ganun katindi ang taong yan sa chismisan. Masamang masama
ang mga lumaya sa kanya. Kaya hindi ako magtataka na kami ni Brother Bert masamang masama din sa kanya. At yun ang itinuturok niya doon sa mga miyembro niya na magtatanong bakit wala na kami. O kita mo? Lasinggero daw. Kaya inalis niya. Eh, kalukuhang mga salita ho yun. Ang sinasabi ng pastoy na yan. Ano ho? Eh, sabi pa ng isang kapatid, si Brother James. Eh, nagtanong daw ang tatay niya bakit si Brother Bert tsaka si Brother Vincent wala na. Alam niyo ang sagot niya? Gusto daw magtayo ng negosyo. Eh, hindi siya daw siya pumayag. Wow, ang kasinungalingan. Hindi po negosyo si Brother Bert, hindi na yan magdinegosyo. Matanda na si Brother Bert eh. Ako naman, ano naman alam ko dyan? Ayun. Yan pa. Yan sabi ni Sis Amy, yung pala ibig sabihin ng parites. Oho, napaka-parites niyan. Masamang masama ka. Kapag kanilayasan mo siya, wala ka na sa kanyang iglesia ang itayo, masamang masama ka dyan. Ang sama ng ichichismis niya. Ayan, kita niyo ako kung ano sinasabi? Pasensya ka na lang kasi meron din akong Facebook Live. Ngayon, ang sabi mo dati, kung gusto niyo kung may tutol kayo, mag-Facebook Live kayo. Mag-running debate tayo. O eto na, tatlong taon ng mahigit. Hindi ka kumikibo, Pastor Jacob Santos. Ayan, yung aral mo na yan. Hello! Yan po ibig sabihin mga kapatid. O, lako tayo doon sa ating pag-aaralan na tungkol sa aral niya. Tungkol po dito sa Santa Cena. Ayan. O yung hapunan ng Panginoon. Tapos, saka tayo dumako doon sa ating paksa, isi-series na lang natin. Kasi talagang hindi kinakaya ng oras. Sa dami ng ating mga tinatalakay. Ano ho? Yung hapunan ng Panginoon, ano ho, ito pong ating babasahin. Ano ho? Ang huling hapunan ng Panginoong Hesus na dapat malaman ng mga tao nang sabihin niya na gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin ayon sa Biblia. Yan, yan po yung ating pag-aaralan sa gabing ito. Yan. Tanong, ano po ba ang hapunan ng Panginoon? Yan. Ano po ba ang hapunan ng Panginoon? O, basahin po natin muna sa Lucas. Ayan, 22, at ang talata po ay 7. Ito po ang ating mababasa. Sumapit ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, na siyang araw ng pagpatay at paghahandog ng mga korderong pampaskwa. 8. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, lumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pampaskwa. Ayan. Hapunang Pampaskwa. Ibig sabihin mga kapatid, paghapunan sa gabi. Hapunang Pampaskwa. Ano ba yung Pampaskwa? Yung Pampaskwa po na tinutukoy dyan, yan naman po yung Passover. Lalagpasan. Ayan, lalagpasan po ang mga bahay ng mga Ebreo, mga Israelita, kasi darating na po ang Angels of Death. Nakasulat po yan sa Exodo 12. Ayan, basahin nga po natin. Para meron tayong idea mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito po ang nakasulat. Sabi dito, sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong titirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko. Yan, kaya nga po, Passover. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ng Panginoon. Sa pamamagitan nito ay maaalala ninyo ang aking ginawa. Ayan. So napakaklarado po ng statement na atin pong binasa na may pinahid na dugo sa kanilang bahay, lilibutin daw ng Panginoon, lalagpasan lang niya. At yan ang Passover, Paskwa. Tapos ang sabi ng Panginoon, alalahan, ano daw po yan? Ang bilin po niya, sa araw na ito ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ng Panginoon sa pamamagitan, maaalala ninyo ang aking ginawa. Magpipista sila. Ayan.
Kailan nila ginagaganapin yun? Yung ganung katungkulan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Teka lang po, may babasahin lang po ako. Okay. Yung po yung sa 14 ng unang buwan. 14. Yan po yung Paskwa. O Passover. Na binabanggit po ng Biblia. Ayan. Teka lang po ah, may binabasa lang po ako. Okay, yan po ang nangyari. Passover. Sabi ng Panginoon, magpista para maalala siya ang Panginoon. Ayan. May sinabi po si Marie. Ay pagpista po at para maalala ang Panginoon Diyos, yan po ang sabi ng Panginoon. Sa mga Israel po yun ha. Ayan, kaya pinagpipista po nila itong Passover. Ayan. Okay. O ngayon, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, dito po sa pangyayaring yan na ginagawa na po ng mga Israelita na kapag ka 14, petsa po, 14 ng unang buwan, paglubog po ng araw, kasi ano, 13 po yan eh, 13. So, paglubog ng araw, lumubog na po yung araw, 13. Consider as 14 na po yun. So, doon po naganap ang pista, yung Paskwa. Pinagpipesta po nila ang Panginoon para maalala nila yung panahon na inahon sila ni Jesus ng Panginoon Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto. Ayan. At yung kinuha ng Panginoon ng mga panganay, nilagpasan lang sila. Kaya dapat ipagpipista nila yon bilang pag-alaala sa ginawa ng Panginoon Diyos sa kanila. Sa Israel po yon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya naman, hanggang sa panahon nang dumating po si Jesus Christ, ay pinagpipista din po nila yan, yung Paskwa. Kasi pag mayroon pong Paskwa o Passover, kinabukasan naman nun, 7 days naman, Sabat naman po yun. Pagkatapos naman ng Sabat, 50 days, Pentecostes naman. Marami po silang pagpipista na ginagawa. Maghahandog po sila doon eh. May mga handugan po nagaganap. O ngayon, yan po yung pakikipagtipan ng Panginoon Diyos sa kanila, sa Israel. O ngayon, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, dumating na po si Jesus Christ. Ayan, meron na pong Jesus Christ na dumating. Ang Mesiyas dumating na. Kaya, eto na po ang nangyari. Sa Lucas po, babasahin natin. May Jesus Christ na eh. Sa 22:14 po. Ito po ang ating mababasa. Ayan. Kasi, ano na po eh, pinaghanda na po ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad. Sabi dito, tuloy lang muna natin sa 9:22 po ng Lucas. Saan po ninyo nais maganda kami ng tanong nila? Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod. May masasalubong kayong lalaki na may dalang isang banga ng tubig, sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong po ng guro kung saan ang silid na maaaring gamagamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pampaskwa. Ayan, hapunang pampaskwa o yung Passover. Ipapakita niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahanda ng gagamitan. Doon kayo maghanda. Lumakad sila at natagpuan ang lahat ng iyon sa sinabi ni Jesus at ihanda nila ang hapon ng Pampasko. Ayan. So may utos na si Jesus Christ na
mag-ready na kayo sa hapunang pampasko. Yung Passover po. Kasi gaganapin na nila eh. Ibig sabihin, ano po yan? 14 po ng unang buwan. Ibig sabihin, panahon na yan, ano po yan, unang buwan? Ang, ano po, ang kapalit po niyan, yung sa kalendaryo natin, kalahati po yan ng March, kalahati din po ng April, yung unang buwan nila. Kaya malapit-lapit na rin po yung Nisan. Okay. Nag-utos si Jesus Christ niya na. Okay. O ngayon, dito sa 14 na tayo. Basa tayo, 22:14 ng Lucas. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa pagkasama ang kanyang mga apostol. Ayan. Nandun na sila sa bahay na pinaghandaan nila para ganapin nila ang hapunang pampaskwa. Okay, di naganda yun eh. May mga kagamitan na ron eh. Ngayon, may plano kasi si Jesus Christ sa kanila. May plano po ang ating mahal na Panginoon. Ano po yung plano niya? Ito po ang kasunod na babasahin natin. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang pampaskwa na ito bago ako maghirap. Ayan. Bago ako magdusa, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Ayan. Ibig sabihin, 30 years old po si Jesus Christ mag-start mangaral. Eh, ang hapunang pampaskwa po, taon-taon ginaganap. Every year po ginaganap yon sa 14 ng unang buwan. Therefore, sa unang, kasi 3 years si Jesus Christ nangaral eh. Ibig sabihin, 3 beses din na experience niya yung hapunang pampaskwa. Yung una nga dyan, siyempre, yung pag-bautismo sa kanya sa ilog ng Jordan. Yung pangalawa, yung pagpapakain po sa 5,000. At itong pangatlong ito, ito na nga po yung tiyempo. Kasi kaya nga po sinasabi na huling hapunan ng Panginoon, last supper kung tawagin, ito na po yung kahuli-hulihan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya sinabi ni Jesus Christ, matagal na rin yung hinahangad na makasalo itong mga alagad sa hapunang pampasko na ito bago ako magdusa. Ayan. Okay, ito na. Nag-start na po si Jesus Christ. Ano po ang kanyang ginawa sa hapunang pampaskwa? Dapat mo mag-aalay sila eh. Ng handog. Magsusunog sila ng handog. Ayan. Okay. Yan po yung significant ng paghahandog eh. Binasa natin kanina sa Exodo 12:12 hanggang 14. Balikan lang natin, mga kapatid, para mayroon tayong idea. Ayan, sa 12. Ayan. Tapos diretso natin sa 15. Okay. Dandahanin lang po natin ito. Sabi dito, sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga ng bahay ng inyong titirhan. Lahat ng bahay na makita kung may pahit ng dugo ay lalagpasan ko. At walang pinsalang mangyayari sa inyo habang parusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito ay ipinagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong sainlahi bilang pista ng Panginoon sa pamamagitan ito ay maaalala ninyo ang aking ginawa. Okay, tuloy. Sa 15. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang aalisin ninyo ang iyong tahanan ng lahat ng pampaalsa sapagkat ititiwalag ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Sa una at sa 7 araw ay magtitipon kayo upang sumamba sa loob ng 2 araw na ito ay walang gagawa ng anuman. Liban sa paghanda ng pagkain. Ayan. 17. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang papalsa ay ganapin ninyo taon-taon sapagkat sa araw na ito, inilabas ko ko sa Ehipto ang mga inyong mga lipi. Ito'y gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga salinlahi. Tinapay na walang papalsa ang inyong kakainin simula sa gabi at ikalabing apat na araw hanggang sa gabi ng 21 ng unang buwan ng taon. O ayan.
So, klarado. Nasa ikalabing apat. Ayan. Maghahandog po sila dyan. Dapat may handugan na magaganap. Kasi kung itataas pa natin, meron pong mga paghahandog na magaganap. Kasi nga po, yun po yung utos ng Panginoon Diyos sa kanila. Ngayon, pagdating sa Lucas, sa 14, ito po ang ginawa ni Jesus Christ. Nang sumapit na ang oras, sa 14 po, 22:14, dumulog si Jesus sa pagkasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa punang Pampasko na ito bago ako magdusa. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng isang kopa. O ayan, ang ritual na ginawa ni Jesus Christ. Dumampot siya ng isang kopa. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. 19. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ayan, sabi po ng Panginoong Hesus, doon sa tinapay na pinaghati-hati, sabi po niya, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yan ang laman ng ating paksa. Kung anong ibig sabihin yan. Pag-alaala sa kay Jesus Christ. 20. Gayon din naman, dumampot siya ng kopa, pagkatapos magapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ayan. Yan ang ritual na ginawa ni Jesus Christ, kaya gustong-gusto niyang makasalo. Itong mga apostol niya, matagal niya nang hinahangad. Sinabi po niya, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapon ng Pampasko na ito. Bakit? Kasi babaguhin niya na. Wala nang paghahandog-handog ng mga susunugin, wala na. Tinuruan po niya ang kanyang mga apostol. Nagputol-putol siya ng tinapay, ibinigay doon at sinabi, ito ang aking katawan. Yan. Tapos nag-inom sila sa kopa, ito ang aking dugo, mabubuhos, bagong tipan ng Diyos daw yun. Ibig sabihin, mawawala na yung unang tipan ng Panginoon Diyos. Ang kausap po niya dito, mga Israelita rin, mga Hudyo. Kaya nga mga apostol yan, mga Hudyo yan. Mga Israelita po yan. Sanay na sanay silang gumanap ng hapon ng Pampasko, yung Passover. Ayan. Sabi ng Panginoon Diyos, gawin daw po nila yun, ipagpista nila yon bilang pag-alaala, yung pagligtas sa kanila doon sa Angels of Death, yung kamatayan ng mga panganay. Kailangan yung gawin nila. Mismong dumating na ang Jesus Christ. Siya nga yun eh. Kaya diniliber po niya sa mga apostol ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Sabi niya, ayun, yun na po yun. Kinakailangan, yun ang alalahanin. Alin po ang alalahanin? Yung kanyang katawan na nakapako sa krus at doon mabubuhos ang kanyang dugo. Yun ang alalahanin. Sukat ba namang gawin itong pastor na ito, itong Pastor Jacob Santos na ito, ginawa niyang literal. Ano ang kanyang dahilan? Kasi dumampot daw po ng tinapay. Di ibig sabihin, literal yun, may dinampot. May pinagputol-putol. Dumampot din ang kopa. Di literal din, ginawa niyang literal. Hello! O dyan, palpak ka na naman dyan. Tapos, gaganapin yan unang Sabado naman ng buwan. Kaya pinagmamalaki niya na 12 times a year siya gumanap ng pag-aalaala. Kalokohan talaga itong pastor na ito. Kawawa ang mga miyembro, tinuturuan mo 12 times lang alalaan ni si Jesus Christ. Hindi naman po yan ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon na alalahanin yung pagputol-putol ng tinapay at pag-inom ng kopa. Hindi po yun. Kasi ang tinutukoy ng ating mahal na Panginoon dyan, yung tinapay, sinisimbolo ng kanyang katawan. Ano ba nangyari sa kanyang katawan? Napako sa krus.
Ayan. Ano naman ang nangyari sa Isa Cruz? Nabuhos doon ng kanyang dugo. Yun ang alalahanin, yung kanyang pagkamatay sa Cruz. Hindi yung literal na pagputol-putol. Hello! Ayan. O di palpak na naman ang aral mo. Pastor Jacob Santos, hindi ka kikibo kasi takot ka. Nakakahiyang pastor yung ganyan. Yan po ibig sabihin na alalahanin, hindi na ho natin kailangan yon na magputol-putol, kakain tayo ng tinapay na walang pampaalsa at iinom tayo ng ano ba yon, yung katas ng ubas. Ayan, sa isang maliit na baso. Hindi na dapat ginagawa yung literal yon. Spiritual nga tayo eh. Yung katawan ni Jesus Christ ang tinutukoy doon, yung nakapako sa krus. Yan ang dapat alalahanin. Walang schedule yon. Dapat yan inaalaala yan sa buong buhay mo. Bawat tibok ng iyong puso, dapat inaalaala yung pagkamatay ni Jesus Christ. Yan yung tinutukoy niya. Eh, tika mo na, Brother Vincent. Bakit doon sa Korinto? Isinagawa yan ng mga Kristiyano ron. O, basahin natin sa 11. Ayan. Ito po ang nakasulat. Sabi ng Apostol Pablo rito, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin dahil sa inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti. Subalit nakakasama. Una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. At ako'y naniniwalang may katotohanan iyan. Talaga namang magkakaroon ng pagkabahabagi sa inyo upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Kaya sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba naman ay nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinahalagaan ang iglesia ng Diyos? At hinihiya ninyo ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Pupurin ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hinding-hindi ko gagawin iyon. Ayan! Napakasimpleng salita lang po ang binanggit ng Apostol Pablo. Ang dali-dali lang po nito. Pero hindi naiintindihan itong pastor na nagpapanggap na may Holy Spirit. Bakit? Ibig sabihin, mali ang ginagawa nitong mga taga-Korinto. Hindi ganyan ang pagbabanal na hapunan. Na magdadala ka ng pagkain, magdadala ka ng inumin, o kung ano-ano. Hindi yan ang ibig sabihin ni Apostle Pablo. Kaya ang nangyari, magulo. Ayan, napakagulo. O ngayon, anong ibig sabihin? Diniliber ngayon ni Apostol Pablo ang tama. O tuloy sa pagbabasa sa 23. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y ipagkanulo. Ayan, eto na. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ayan. Yan ang katuruan na tinanggap niya ng Apostol Pablo kay Jesus Christ. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Yan. Diyan po, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hindi naiintindihan niya ni Jacob Santos. Kaya ginagawa rin niyang literal. Ano po ba ibig sabihin diyan? Sabi ng Apostol Pablo, maliwanag naman eh. Tungkol sa babanggitin ko, sabi niya, sapagkat ito, sa 23 po, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. Ayan. Dinideliver po niya yung tamang pagbabanal na hapunan. Dinidiscuss niya uli
sa mga taga Corinto. Kasi mali nga yung ginagawa nila eh. Hindi banal na hapunan. Ito ang turo na tinanggap ko sa Panginoon. Ibig sabihin, dinidescribe niya kung anong ginawa ni Jesus Christ. Dinidescribe niya na nagputol-putol siya ng tinapay at pinainom niya ng kopa, ng atas ng ubas, ang nakalagay. Yan ang turo na tinanggap niya. Eh ano ibig sabihin niyan? Eh di nung namatay si Jesus Christ sa cross, yun na yun. Yun ang ipinapaalaala, hindi mo na dapat kailangan gawin, magputol-putol ka pa. Eh paano kung sobrang dami kayo? Magaganap ba yan? Magulo ang ganyang setup. Kita nyo nangyari sa dating daan, magulo ang setup. Ayan, hindi pa yan nararanasan ni Pastor Jacob Santos kasi kakapiraso pa lang sila eh. Pero pag yan ay dumami ng dumami, hindi mo na magagawa yan, magiging walang kaayusan yan. Bakit? Kasi ginagawa ninyo sa literal na paraan. Pero pag yan ginawa ninyo sa paraan ng espiritual, magiging maayos ang lahat. Yan ang turo na tinanggap ng Apostol Pablo sa Panginoong Hesus. Yan, ang alalahanin si Jesus Christ, yung simbolo ng tinapay na yon, yun ang kanyang katawan. Ang bagong tipan naman, na bagong tipan ng Diyos, na pinagtibay ng kanyang dugo, yun naman yung dugo na mabubuhos dun sa krus. Yun ang ipinapaalala ng Panginoon. Tulad ng nangyari sa Passover o Pasko, sabi ng Panginoon, ipagpista nyo. Literal yon. Magpista kayo dyan, ipaghandog kayo. Yan. Yan ang pag-alaala ninyo sa ginawa ng Panginoon Diyos sa kanila. Pero nang dumating na si Jesus Christ, ibang usapan po yon. Yan, wala na pong handog-handog. Wala na pong pagputol-putol na tinapay na literal mong gagawin. Kasi sinisimbolo lang naman po yun eh. Pati yung katas ng ubas, sinisimbolo lang yun eh. Ang dapat gawin, alalahanin nyo, bilang, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ano po yung gagawin? Alalahanin na si Jesus Christ ay napako sa krus at doon nabuhos ang kanyang dugo. Yan ang bagong tipan ng Diyos. Wala nang handog-handog, wala nang ganyan-ganyan. Dapat inaalaala si Jesus Christ lagi-lagi. Binabasa natin yan sa Hebreo 13:15. Ayan. Ano ba ang sinasabi dito? O, Hebreo, basahin natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ito po ang nakasulat. Ayan. Sabi dito, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahay ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Panginoon Diyos. Okay tayo, napakadali na lang. Hindi na kailangan mag-alay-alay pa, magsunog-sunog pa. Dahil nagawa na ni Jesus Christ yun. Yan ang hindi naiintindihan ng inyong pastor. O ngayon, ano pang dapat nating pag-aralan dyan? Sinasabi daw po niya, dalawa daw po ang naganap na hapunan. Hello! Kasi, nagkwentong barbero siya eh. Na, nung naghapunan daw Panginoon, ang unang hapunan daw yun, yan daw yung Passover. Nandun pa raw si Judas Iscariote. Nung mawala na raw si Judas, saka na daw ginanap yung banal na hapunan. Kita mo kalokohan ng pastor nyo. Ha? May problema sa pag-iisip yung ganung aral. Hello? Are you with me? Ayan. Kanino tayo dapat maniwala na dalawa ang hapunan? Kay Pastor Jacob Santos na palpak ang aral o sa ating mahal na Panginoon? Siyempre, sa mahal na Panginoong Hesus tayo. Kasi wala daw si Judas, si Judas daw andun pa. Doon sa hapunan ng Pampaskwa. Eh, hindi na ngayon ginanap ni Jesus Christ eh. Binago nga niya eh. O balikan natin. Okay, balikan natin mabuti at alamin natin kung nandun si Judas Iscariote o wala. Kasi sabi niya, wala daw si Judas doon. Kaya umalis na raw. Okay.
Eh, hayaan lang. Alam ko naman, may babasahin pa sa Juan, pero hayaan lang muna natin. O, 22 po. Nang Lucas uli. Okay. Ito po ang ating mababasa. 14 po hanggang 20. 21 po. Hanggang 23 na po tayo. Sige. Sa 19 na lang po natin simulan. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at binigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ayan. Ibig sabihin, nakapag-deliver na si Jesus Christ ng pagbabanal na hapunan na dapat mayroon silang ihahandog. O, 20. Gayun din naman, dumampot siya ng kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. 21. Ngunit, kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Paano ngayon yan? Hello. Si Jesus Christ na mismo ang nagsabi. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Therefore, nung maideliver ni Jesus Christ ang paghati-hati ng tinapay at pag-inom sa kopa, nandun pa si Judas. Hindi yan sasabihin ni Jesus Christ, ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Bakit? Papanaw ang anak ng tao ayon sa nakainakda ng Diyos. Ngunit, kahabag-habag ang tao magkakanulo sa kanya. At sila yung tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganoon. Nandun pa po si Judas. Kaya mali, hindi na po nila ginanap yung hapunang Pampaskwa na kung saan hapunang Pampaskwa, yung lumang tipan. Ang ginanap na nila, yung hapunang Pampaskwa, na kung saan, sinabi ni Jesus Christ, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Ginawa nilang literal. Hello! Kaya nga nangyari yan sa iglesia sa Smyrna, yung pitong iglesia. Yung iglesia po sa Smyrna, sila po ay ginagawa ng kwento. Yung naging Marites din po sila doon. Ginawan sila ng kwento na sila daw po ay mga kanibal. Paninirampure. O, basahin nga natin. Ayan, sa isang talata po ng Apokalipsis. Dos. Ayan. Sabi dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Smyrna. Ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas. Ang namatay at muling nabuhay. Yan ang pangalan ni Jesus Christ. Alam ko ang mga kapighatian na dinanas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirampuri sa iyo ng mga nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit ang totoo'y sila'y mga kampo ni Satanas. O, kita nyo lang. Yan ang paninirampuri sa kanila. Na anong paninirampuri na napagkakamalan silang mga kanibal. Bakit? Kasi yung mga Kristiyano na yan, kumakain niya ng laman ng kanilang Panginoon, iniinom niya ang dugo. O, kita nyo? Ang kaisipan nitong mga Hudyo na nagpapanggap na Hudyo, walang pinagkaiba sa kaisipan ng Pastor Jacob Santos na yan. Walang pinagkaiba. Bakit? Kasi ginagawa nilang literal. Hello! O ngayon, sapul ka rito. Yan ang nangyari sa iglesia sa Smyrna. Ginagawa nilang literal. Kaya nagkaroon ng paninirampuri ang mga nagpapanggap na Hudyo na ang mga Kristiyano daw kumakain ng laman, umiinom ng dugo. Eh hindi naman ganoon. Bakit? Basa. Ay nako. Sa ispo ng Juan, hindi naman ganoon ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Hello, ito Pastor Jacob Santos, makinig ka.
at sa mga miyembro at mga nanonood sa iyo na mga natsubibo mo. Kaya ginagawa niyo literal, ito mga yung mangyayari sa inyo. Sa isang aklat po ng Juan, sa is, at ang talata po ay 48, ito po ang ating mababasa. 48 hanggang 59 po. Sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang sinumang kumain nito ay hindi mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay ay nabumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Yan po yung simbolo. Kaya pinagputol-putol niya yung tinapay na walang libadura. Simbolo po yun ng kanyang katawan. Yan, dapat kain tayo nun. Ibig sabihin nun, sumampalataya. Hello? Tuloy, dahil dito ay nagtatalo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kainin, makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain. At ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Ayan, titapos ang usapan. Sige pa, gawin nyo pang literal, Pastor Jacob Santos. Dahil pag ginawa nyo pa palagi yan, ibig sabihin, hindi nyo kilala si Jesus Christ. Ayan, yan pong ibig sabihin niya, yung pagputol-putol niya ng tinapay. Sinisimbolo po ng kanyang katawan. Hindi po kain ng literal. Hindi po inom ng literal ng katas ng ubas, hindi po, kundi yan ay mga simbolo. Kinakailangan tayong sumampalataya diyan kay Jesus Christ. Sampalatayanan natin siya na siya yung napako sa krus. Doon nabuhos ang kanyang dugo. Yan ang bagong tipan ng Diyos. Wala nang handog-handog na susunugin dahil naihandog na ni Jesus Christ ang kanyang katawan. Yan ang ibig sabihin diyan, Pastor Jacob Santos. Ngayon, ginaganap nyo yan tuwing Sabado, unang Sabado ng buwan. Kasi nga daw, si Apostol Pablo ay nag-Santa Cena. Ito po ang mababasa natin mga kapatid sa Gawa 20 at 7. Ayan, ginagawa ng Santa Cena doon si Apostol Pablo. Ayan. Ito po. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat alis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas ng pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa ikatong palapag ng kanyang kinaroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Nanaog si Pablo at niyakap ang binata, sinabi niya, huwag kayong mabahala, buhay siya. Muling pumanag si Pablo at nagpiraparaso ng tinapay at kumain. Pagkatapos nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang mag-umaga. At saka umalis, ang binata na may buhay na iuwi ito at nagdulot sa kanila malaking kaaliwan. Ayan, nag-Santa Cena daw, nagbanal na hapunan daw. Kita nyo, ang ginagawa ng pastor nyo, ginagamit ang salita ng Panginoon Diyos para sa kanyang sariling kapakanan, para makapangtsubibo. Hindi po yan banal na hapunan. Hello, hindi po yan banal na hapunan kasi wala pong nagaganap na pag-inom ng kopa.
Yan po ay normal lang. Yan po ay ano, hapunan lang nila yan. Simpleng hapunan. Kumakain lang sila. Kasi kung banal na hapunan yan at ginagawa nila ang literal na paraan, dapat meron din silang kopang iniinom. Eh wala naman eh. Ha, Pastoy? Di sablay ka na naman. Eh talagang hindi ka lalabas sa iyong pinagtataguan na aparador. Kasi nga, eh hindi mo kaya ipagtanggol ito. Ayan, ginagawa lang po nila ang Santa Cena hindi po sa pag-alaala sa Diyos, kundi sa pag-alaala ng kahon. Baka sakaling mapuno. Ayan na nga ang sinasabi natin. Na nandun po eh, yung kahon. Tiba-tiba si Pastoy. Ha? Tiba-tiba, marami siya na chubibo. Ayan, may assignment ka na ngayon, Pastoy Jacob Santos. Yan po ibig natin sabihin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, na hindi niya naiintindihan. Ang hapunan ng Panginoon, nung siya po ay nag-utos na gawin ang hapunan ng Pampaskwa, may binanggit si Jesus Christ na matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo. Kasi i-deliver niya na ang bagong tipan na pinagtibay ng bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng kanyang dugo. Yan na ang bago. Bagong tipan. Ang pag-alaala sa ating mahal na Panginoong Hesus. Alalahanin daw yon yung magaganap sa kanya na pagpako sa krus dahil doon mabubuhos ang kanyang dugo. Yan. Kailangan daw kain tayo ng kanyang laman. Kailangan daw inom tayo ng kanyang dugo. Kaya napagkamalan ang mga Kristiyano, mga kapwa nating Kristiyano sa Smyrna na mga kanibal kasi nga iniisip nitong mga nagpapanggap na Hudyo na kumakain talaga ng laman at umiinom ng dugo. Yan, paninirampuri ang ginawa sa kanila. Sa iglesia sa Smyrna, yung mga kapwa nating Kristiyano ron. Kaya, yung mga tao na yan na naninirampuri, mga parites, parehas lang sila ng pastor ninyo dyan na napapanggap na may Holy Spirit, pero wala. Parites din yan. Kung sa babae, marites, siya naman parites. Ayan. Naniniwala kasi sila sa pamamagitan ng literal, pero hindi ganoon. Ang sinasabi ni Jesus Christ, ang kanyang katawan, ang tunay na pagtunay na tinapay, ang kanyang dugo, ang tunay na inumin. Ano po dapat natin maintindihan doon? Pananampalataya kay Jesus Christ. Ayan. Maniwala tayo sa kanya, doon sa kanyang pagpako sa krus. At yun ang lagi nating alalahanin. Isa isip at isa puso natin yon na meron na pong naghandog. Kaya hindi na natin kailangan pa ng handog. Kaya ang ginagawa ninyong Santa-Santa Cena na yan, inyo na lang yan. Para sa inyo na lang yan. Kami, magsa-Santa Cena kami sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus Christ. Yan ang aming pag-alaala. Kaya nga lagi ko sinasabi, bago matulog, alalahanin si Jesus Christ. Bago pumasok sa trabaho, alalahanin si Jesus Christ. Bago matulog ang ating mga mahal sa buhay, mga anak, alalahanin si Jesus Christ. Yan ang gusto niya. Alalahanin siya na minsan ay nagkaroon ng pagpako sa krus. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yun po ang alalahanin, hindi yung gagawa pa tayo ng pagputol-putol ng tinapay. Alam niyo po sa totoo lang, pag pinagputol-putol po ang tinapay, wala pong libadura yon. Eh bawal kumain eh. Nang may libadura, alam niyo ang nangyari? Pagkatapos ho nilang kumain ng ganon at uminom ng katas na ubas, kakainan din sila ng tinapay. Galing sa bakery. Eh may libadura yon. Hindi palpak pa rin. Kasi kung papatulan natin, ang ginagawa nilang literal na pagbabanal na hapunan, eh pagkatapos ninyong kumain ng tinapay na walang pampaalsa, eh nagkakainan din kayo ng tinapay pagkatapos eh. Dapat yung wala.
Kaya mali sa paraan ng literal. Ang tanging katwiran ng mamang ni Pastor Jacob Santos may dinampot daw. Talaga namang may dinampot na tinapay at pinagputol-putol. Talaga namang may dinampot na kopa. Kasi nga po, kaya ginawa ni Jesus Christ yan, yan kasi para maintindihan ng kanyang mga alagad. Sabi niya, ito ang aking katawan na pinagputol-putol. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ito naman ang aking dugo. Ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Yun pala yun. Kaya gusto ni Jesus Christ na makasalo ang kanyang mga alagad sa hapunang Pampaskwa. Kasi i-deliver niya yung panibago. At yun na nga yun. Naganap na. Nandun pa po si Judas Iscariote. Hindi pa po nakakaalis. Isang hapunan lang po yun. Walang dala-dalawa dun. Kathang isip mo lang yan, Pastor Jacob Santos. Yan ay kathang isip mo lang. Gumagawa ka lang ng kwento nang walang wenta. Oh, ayan. Naku, wala na namang oras. Hindi tayo makapagtalakay nitong ating ginawang paksa tungkol po sa pag-uusap ng ating mahal na Panginoong Jesus doon sa babaeng Samaritana. Kasi meron na naman siyang palpak dito eh. Sa ano daw po 'yon, sa Mount Gerizim. Gerizim. Ayan. Yung pangyayari yung balon ni Jacob. Alam po ninyo mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, ganito po. Eh total wala na rin namang oras, nakadalawang oras na rin tayo. Ipagpatuloy nyo lang natin ito sa susunod. Yung pong kasing sinabi ng babaeng Samaritana, eh ano po yon? Sa bundok daw sila sumasamba. Alam nyo kasi ganito, meron po kasing anak si Jacob na babae. Yan. Alam nyo po ba yon na may anak siyang babae? Hindi po puro lalaki lang anak niya, yung 12 tribes ni Jacob. May anak din po siyang babae, si Jacob. Ang pangalan po ng anak niyang babae, si Dina. Ito pong si Dina, ni-rape, ginahasa po ito. Ginahasa po siya ng anak ni Hamor na ang pangalan ay Shechem. Yan, ginahasa siya. Ngayon, palibhasa, puro lalaki ang mga kanyang mga kapatid. Anak po ni Jacob yun, kay Leia. Ang anak naman po ni Leia, ay ano po yun, lima. Ayan. Yung anak ni Leia. Kasama po yung pang-anim, kasama po yung si Dina. Si Dina po ginahasa. Ayan. O ngayon, si Shechem ang nang-rape kay Dina. Kaya pinagpapatay po ng mga Israelita. Dito po sa pangyayaring yan, gusto pa rin guluhin ni Satanas yung magiging lahi. Kasi ang gusto po ng tatay ni Shechem na ipakasal si Dina at saka si Shechem. Hayaan na lang daw na ang kanyang mga babae ay makapag-asawa doon ng mga lalaki at ang kanyang mga lalaki ay makapag-asawa naman dyan ng babae. Eh hindi pumayag po ang si Jacob. Kasi hindi nga po pwede dahil Israel po yan. Ano yan? Bayan ng Diyos. Kinakailangan may sequence yan eh. May ano yan eh. May kwento yan eh na dapat sundin. Ayan. Kaya po nangyari yon, yung pangyayari na yan na si Shechem. Diyan po kasi nagtayo si Jacob ng isang altar. Ayan. Binili po niya yun sa tatay ni Shechem. Yung lugar na yan. At doon siya nagtayo ng altar. Ngayon, nagkaroon na po ng pagbabasbas. Dahil matanda na po si Jacob. Yung lugar na yan, ipinamana po niya yan kay Jose. Si Jose po, na anak niya, yung Jose the Dreamer. Yung naging gobernador sa Ehipto. Ayan. Ngayon, kung inyo pong matatandaan, wala pong mana si Jose. Pero ipinamana niya yan kay Jose. Kaya, yung dalawang anak ni Jose, na si Manases at saka si Ephraim, ayan, sila po ang nagmana dyan. Kaya lugar yan ni Manases. Ayan.
yung Shikim. Yan po yung sikar. Oh, basahin natin uli. Ayan. Ito po, nakasulat sa isang talata po ng Juan 4 at 5. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria. Samaria po yan, ha? Na tinatawag na sikar. Malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Ayan. Yan po yung nangyari. Kaya, noong panahon na nabili niya yung lupa, yan, dyan siya nagtayo. Ayan. Ang nakakuha ng kanyang ng lupain na yan, si Manases. Ayan. At saka si Ephraim. Pero nakuha yan ni Manases. Yan po yung Samaria. Ayan. Kaya, itong laing Samaria, eh, mga naiwan yan dyan nung panahon ng Assyrian Empire. Ayan. Panahon na yan, yung Samaritan people, maaring doon ang galing o nang galing sa lahi ni Manases o ni Ephraim. Bakit? Kasi ang sabi ng babaeng Samaritana, ninuno daw niya si Jacob. Oh, hindi naman po siya Israelita. Ninuno lang sila ni Jacob. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. At ang lahat ng mga detalye na yan, atin na lang pong ipagpapatuloy kung ipahintulot po ng Panginoon sa Biyernes na. Ayan, yung tungkol sa lahi ng mga Samaritana, Samaritan people, at yung balo ni Jacob, kung tama ba ang balo ni Jacob ay nasa bundok ng ito po, basahin nga natin. Yung ayan po ay nasa bundok ng Mount Gerizim. Ayan. Kung yung balon ni Jacob kung sa Mount Gerizim nga. Ayan. Mali si Pastor Jacob Santos dyan. Ayan. Ito po yung mga anak ni Jacob kay Leah. Si Ruben, anim po sila, pampito si Dina. Si Ruben, si Simeon, si Levi, si Huda, Isakar, at si Bulon, at si Dina. Yan, yun po yung ni-rape na kapatid nila ni Shechem. Kaya ang nakalagay dyan, sikar. Ibig sabihin, sikar, Shechem. Oh, Shechem. Hindi alam ng pastor nila yan. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, parang ang bilis po ng oras. Maraming salamat pong muli sa lahat po ng mga kapwa Kristiyano. Higit sa lahat, maraming salamat po sa Panginoon Diyos na tayo po ay napagkalooban ng pagkakataon na makapag-broadcast. At mga kapatid, sa tuwing Miyerkules na po tayo ng alas 9 ng gabi, hindi na po Martes. Miyerkules na po ng gabi at Biyernes po ng gabi. Ayan, dyan na lamang po tayo mag-broadcast. At yun na nga po, para medyo maganda-ganda naman ang laban. Tuwing Miyerkules po ng ating ng alas 9 ng gabi at Biyernes ng gabi. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, bago ho tayo matulog, pag nakita ho natin yung ating mga anak, abay kailangan tapikin ho natin at sabihan natin sila na alalahanin po si Jesus Christ. At pagkagising po sa umaga, ganun din po, alalahanin po lagi si Jesus Christ kahit bago kumain. Pagpasok sa trabaho, sa eskwelahan, lagi pong alalahanin si Jesus Christ. Bago ho mag-start ng trabaho, alalahanin po si Jesus Christ lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa. Dapat inaalaala si Jesus Christ. Lagi-lagi po yun. Hindi po Sabado, unang Sabado ng buwan lang na tinutukoy ni Pastor Jacob Santos. Katang isip yung pantasya lang niya yun. Ayan, pantasya lang niya yan. Dapat araw-araw. Okay, hanggang dito na lamang po mga kapwa Kristiyano. Hanggang sa sunod na din pagkikita, huwag kayong mawala. Paalam!